ito yung chicken na kinatatakutan ko. Ay, hindi ko nakakainin yan. Nakakahiya mo sabihin, pero kinelekta ko yung pride ko para sabihin. Nakakahiya sabihin ulit. Kick. Welcome back to our YouTube channel. Wait lang ah. Ayan. Clear ko lang yung background. Vlog na to is getting to know me questions. Actually, gusto ko kasi bago kayo ma-inclined sa videos, gusto ko makilala nyo ako even the kahit konting detail lang about me. Para naman magkaroon kayo ng clue kung anong klaseng tao ako ganun. So anyways, nag-scratch ako ng kung anong mga sasabihin ko kasi baka maguluhan na naman ako. And bago ko simulan yung video, magte-thank you muna ako sa mga subscribers. Thank you so much for always supporting our channel and for always supporting us ever since. Start na tayo sa video. First, I am a very sensitive kind of person. Fragile. Alam yun. Super fragile and soft. Super softy, ganun. Like, if first time niyo ako makikita, super tahimik kong tao. Like, alam niyo, hindi ako mabunganga. Ganun. Pero once nakilala niyo ako, medyo magiging okay naman na. Magiging komportable na ako sa inyo, ganun. Pero kapag first time niyo ako makilala, and first time niyo may kita, hindi ako lalapit sa inyo. Ma-pride tayo, ganun. Na-joke lang. Hindi, nahihiya kasi ako lumapit sa tao. Gusto ko sila muna yung lalapit sa akin. Wow. Pero if necessary naman na kailangan ko siyang lapitan, hindi okay. Oops, good. Pero kapag hindi, like if kunyari, kilalanin ko lang ganun, hindi ako nakikipagkaibigan bigla-bigla. Like out of nowhere, bigla na lang ma-appear sa inyo. Hindi. Gusto ko kayo yung mag-approach sa akin. Ganun ako, type of person. Kasi, mahihiyain ako. Ganun. Second, I am afraid of, I have lots of things. Like, kunyari, traumas, and takot ako sa mga, marami akong natatakot ang bagay. Pero kung may isa akong babanggitin, na usually alam naman ng mga tao around me, like kunyari, friends ko, church friends ko, I am afraid of chickens. Manok. Yes, yung pinagsasabong ng mga tatay nyo. The joke lang. Ayun. Anything na may feather, like any kinds of birds. Ewan ko kung bakit bigla na lang ako natakot sa ganun. Walang story, walang history, pero natatakot talaga ako sa mga lalo na kapag super laki ng ibon. Like, oh my God, huwag mong itabi sa akin yan. Ano naman? Pero, kumakain naman ako ng manok. Naluto, roasted chicken, fried chicken, grilled chicken. Kumakain ako na gano'n. Pero, kapag naiisip ko siya na ano na, ito yung chicken na kinatatakutan ko. Ay, hindi ko nakakainin niya. Pag naano ko na, ay, ito yung chicken na nakikita ko sa kalsada, no. Hindi ko na makakain yan. Kasi nai-imagine ko yung itsura nila, pag umahabol. Di ba kapag may inahabol siya, umaano yung visa, chingi. Ganun. Third, nakakahiya mo sabihin, pero kinelekta ko yung pride ko para sabihin, I am a lazy type of person. Like, gusto ko sasabihin mo na sa akin bago ko siya gawin. Nakakahiya siyang i-share. Pero, that's really me. Actually, this past week, sinatamad na ako mag-film. Pero naisip ko kasi na wala na masyadong laman yung channel ko. Yung channel namin ni Mami. So, sige na nga, gagawa na ako ng video. Gusto ko kasi gumagawa ako ng isang bagay na walang nagdi-dictate sa akin gawin yun. Pero, bihira mangyari yun. Like, gusto kong dinidikta muna sa akin na, uy, gawin mo to, ganyan. Alam niyo yun, kapag kunyari maghuhugas ka ng pinggan, yun, alam mo yun, pahugas ka na. Tapos biglang, uy, maghugas ka na nga! Huwag na nga, bala kayo dyan. Maraming ganang type of person, hindi lang ako. Alam ko, madaming ganyan. So, fourth, I am a young student. Galatano. Pagkatapos ko sabihing mahihiyain ako, biglang I am a young student. I am a humanities and social science student. Nung grade 11 and grade 12. Nung senior high, yun talaga yung pinakauna kong choice na kunin.
na ano na strand kasi hindi ko naman pinangarap noong una na maging psychologist, maging lawyer, maging ano educator, ganon. Hindi ko pinangarap yung mga yun nung high school ako, nung junior high ako. Pero pinakauna ko talagang choice is UMS kasi super flexible ng mga course na pwede mong kunin sa college. Like yung flight attendant, lawyer, psychologist, educator, teachers, mga ganon, counselors, mga ganon. Super useful ng mga course na pwede mong makuha sa ganon. And kapag nasa UMS ka, nakaka-improve siya ng pagkatao. And ako, ang pinakauna kong naging layunin nung time na yun kung bakit ko pinili yung pagiging UMS student. Kasi naalala ko yung sinabi sa akin ng advisor ko nung grade 10 ako. Sinabi niya sa akin na president kasi ako noon. Hindi ka bagay sa akin maging president nung time na yun kasi hindi ko kaya sumigaw. Ako yung tipong, sige, bahala na kayo dyan. Basta dito ako, mananahimik ako, ganun. Hindi nga bagay sa akin eh. Pero, nung after graduation, nung binigyan na sa akin ng teacher ko, ng advisor ko yung, ano yung achievement, certificate of award ko nun. Kasi naging top 4 ako nun. Nung binigyan niya sa akin nun, then nag-chat sa akin. Chinat niya sa akin yung picture ko, hawak-hawak yung certificate. Tapos sinabi niya sa akin na, stop being a crybaby na ganyan-ganyan. Kailangan more confidence on social, on SHS. Ano yung social? Kailangan more confidence on SHS. So, tumatak sa isip ko yun nung nasa senior high na ako and andun na ako sa time na kailangan ko nang pumili ng strand. Ayun, kinuha ko yung UMS kasi feeling ko doon mag-boost yung confidence ko. Doon siguro mas may express ko yung sarili ko. Ako siguro yung kabaliktaran ng kapatid ko. Kung siya matipid, kuripot, ganyan. Ako siguro magastos. Like, one time sinabi ko sa mami ko na if siguro mag-experiment ka sa amin ni kuya na bibigyan mo kami ng 1,000 pero hindi namin alam na kailangan namin magtipid, siguro walang matitira sa 1,000. Pero, hindi ko ginagastos yung pera ko para lang sa sarili ko. I mean, hindi ko siya gagastosin para sa akin. Kapag nagkaroon ako kunyari ng konting budget, maaalala ko yung mga taong gusto kong suklian ng mga bagay-bagay, ganyan. Kunyari, ano, friend ko, or kunyari, pag gusto ko lang bilan ng mga, kung anong anik-anik yung mga, yung daddy ko, kapatid ko, ganyan. Siguro yun. Pero syempre, bibili muna ako ng bagay para sa sarili ko. Bago ko gawin yun. Pag hindi nag-fit yung pera, okay lang yun. Ganon. Magastos ako ng tao. Pero, may napapasaya pa rin naman akong tao sa pagiging magastos ko. And that's, I think it's normal. Ayun nga. So, next, ano ba? I am inclined into K-pop. K-pop. Wag sinabi ba natin K-pop, BTS lang? No. Ay, siguro ang dami kong grupong imemention na ini-stan ko. Ano ba? Siguro una kong ini-stan to anyone. Biseo pa nga ako dati na ano na to anyone. Tsaka yung mega chichalaga. Ewan ko kung tama yung lyrics ko pero una kong ini-stan talaga to anyone. Tsaka yung ano ba yun? I want nobody, nobody. Ano bang band yun? Basta, yung kumanta nun. Nakalimutan ko na, shit. Basta yung kumanta nun. Yun yung pinakaunang group na inistan ko. Sunod, bata pa ako nun. Pero, gustong-gusto ko yung mga kantang yun. Then, growing up, ano, nag-stop siguro ako sa K-pop nun. Nung grade 10. Yun, grade 10. Kasi yung mga kaklase ko, super addict na addict sa K-pop. Like, kapag kasama mo sila, ano ba pinagsasasabi na itong mga to? Ganon! And alam niyo yun, kasi ang last subject namin dati lagi is PE. And yung teacher namin doon, laging walang pinapagawa. May kita mo na lang sila biglang sasayaw, ganon. Ano ba yan? And then may narinig ako isang lyrics noon. Nung kasabay ko yung kaklase kong yun, maglakad. Narinig ko, bumbaya, ten, ten, ten. Tapos sinerge ko yun, sinerge ko yung word na yun. Tapos nakita ko, oh, Blackpink. Okay, so, yun yung pangatlong group na in-stan ko. After break of
ano, nung nagkaroon siguro ng disband yung To Anyone, medyo masakit yun. Alam nyo yan, mga Blackjacks. Alam nyo yung sakit nun. Pero, ayun nga, nag-move on ako nun, then nag-move ako sa Blackpink. Ayun. So, after ng Blackpink, Twice, and then, na-discover ko din yung BTS. Actually, alam ko na yung BTS matagal na. Pero kasi, hindi ako mahilig sa boy group nung mga time na ini-stan ko yung Blackpink tsaka yung Twice. Alam kong may BTS, alam kong magaling sila, alam kong super legendary na nila nung mga generations na yon. Pero, hindi kasi talaga nag-i-stan ng boy group dati. And then, ayun, bigla na lang, sa kinamalas-malasan, nakita ko yung fan cam ni Jungkook. Ayun, naging ARMY na din ako. Then, ay ne, bago pala yung Twice and Blackpink, XID muna. Tama ba? XID. Yung sila Jowa, sila Yeri, si Solji, si LE, tsaka si Hani. Ang bias ko dun is si Jowa. Kasi super flexible niya and super cute niya. Pero super savage siya smile. Tsaka yung mga lyrics kasi na XID, alam mo yun, super savage. Like, oh my god, kayang sabihin ng babae to. Pero feeling ko nag-dispand na kasi sila eh. Ewan ko, I'm not sure, walang ano, pero last comeback nila last year pa. Yung Me and You. Yun. Yung Me and You, kasabay nung ano, I Love You. Super ganda kasi, super bop nung mga ano nila. Then, nag-stan na din ako ng maraming group. Ang hirap mag-stan ng maraming group. Nang ITZY, ng T-T-T, tama ba? Tomorrow and Together. Tomorrow x Together. Tomorrow by Together. Ewan ko kung alin sa tatlong yan, pero super ini-stan ko dun sila. And then, pagkatapos ng TXT, T-T-T, Tomorrow x Together, ini-stan ko na rin yung Red Velvet. Madami akong ini-stan, kaya nung sumali ako dun sa K-pop crush token, sino kakampihan ko pag nag-aaway yung Twice saka yung Blackpink? Sino kakampihan ko eh? Pareho kong ini-stan. Tsaka pag nag-aaway yung mga fans ng ano, ng Twice, ng Blackpink, ng Red Velvet, sino dito kakampihan ko? Ano dito yung magulo? Super hirap maging multi. Lalo na pag nagsabay-sabay sila, na ano na, biglang concert dito sa Pilipinas. Oh my god, kamusta pera natin? And then, nasa na ba ako? 7! Favorite color is, actually, super uncommon para sa babae maging favorite ang blue. Blue tsaka black, ang pinaka-favorite kong. O, kala nyo pink, no? Ano kayo dyan? Hindi porket babae, pink kagad tsaka violet. And then, I like black. I like black kasi super mysterious niya. Alam mo yun? Yun yung pinaka tumatatak sa isip ko kapag nakakita ko ng black. Super mysterious. Like, parang super hidden type of person. Ganon. Sa blue naman, wala. Ang peaceful lang tignan. Super nakaka-low ng emotion. Tapos, hindi kasi common sa babae maging favorite yung mga ganong color. Pero kasi I find peace when it comes to color. Super nakataas ng nakaka-boost, ano, sa mata. Next is, 8. Nakakahiya sabihin ulit, pero I'm still into kids show. Kid. Barbie, ganun, SpongeBob, Adventure Time, Gumball, mga ganun. At saka kasi, dun din ako kumukuha ng mga reference kapag nagdo-drawing ako. Siguro marami ring artist na ganun, mga nag-drawing, marami ring ganun. Pinapanood ko sila kasi once na tumatak sa isip ko kung anong type of character, kung anong characteristic nila, madali na silang i-drawing. Pero hindi ko sila pinapanood para lang sa drawing. Yun na yung pinaka-best reason ko kung bakit nanonood ako nun. Like, I'm looking for reference. Siguro once nag-drawing ako ng Adventure Time, pero ginawa ko silang anime. Ginawa ko silang, ano, parang totoong tao. Kasi nakaka-enlighten din kasi sila panoorin. Like, maalala mo yung childhood mo na where it is really not stressful, na tipong nood-nood ka lang ng cartoons. Ano kasi, light ng mood yung ganun. Next is, madami kasing super misconceptions about sa akin. Na lalo na po sa church, mga daw 13 years old, mga daw 14, mga daw 15. Actually, if I am going to correct that, I am actually 17 years old.
mag-18 na ako nitong ano, nitong year. Mag-18 na ako. Super ano kasi siya, misconception siya tungkol sa akin. Like, uy, ilang taon ka na? Bakit ganito ka umut? Ganyan-ganyan. Uy, ba't ka kaganong may makeup? Super baby mo pa, ganyan. Ewan ko din kung bakit. Pero para sa akin, okay lang naman yung mukha ko as 17 years old. Ayun nga, kinarek ko lang yung pinakamalaking conception sa akin. Next is, kinalek ko na yung confidence ko para sabihin to. Para once na nakilala na ako ng madaming tao, hindi na ako mahihiyang sabihin to. Anyways, nilait ko na to bago mo palaitin. And bago ako laitin ng ibang tao, nilait ko na rin yung sarili ko. Ah, wait lang. Hindi ko alam kung tama ba yung timing ko para sabihin to. I have this thing. This one. It's nung search ko siya, it's called polydactyl. Na usually sa mga cats nangyayari. Ewan ko pero super gusto ko siyang i-share. Tanggap ko naman yun yung sarili ko. I've been through a lot because of this thing. Pero don't get mad at me. I love you. Okay lang yan. Alam ko, hindi naman lahat ng tao perfect. And ito, counted siya sa akin as a blessings. And marami ng taong nagmamahal sa akin para ikahiya ko pa tong bagay na to. And super lucky charm ko siya sa lahat. Although super nawi-weirdohan akong i-share to ngayon, pero ayun na nga, shinare ko na. Para kasi sa mga makakita ng video, tapos in-mention siya sa comments, ayan na. Ayan na siya. Ganyan siya. Yes, sinasama ko siya sa nail polish. Sinasama ko siya kada magpapaayos ako ng nails. And wala naman siyang dagdag na bayad. Yun kasi yung tinatanong sa akin, pag nagpapalinis ka ba ng kuko, may dagdag na bayad yan? No, wala. Huwag kang ano dyan. Bago mo pa ako laitin, nilait ko na isa nila. But anyways, that's it for this video. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed. And I hope nakilala niyo na ako a little bit by little. And ayun, more journeys to come for us. Thank you so much mga subscribers. Anyways, ayun lang. Bye-bye!